yun, one of our products sa aming business. Yun, so samahan niyo. So ito guys, yung manual. And gagayan lang natin yung guide niya. Yung paa niya. And itong paa is made of steel. So ito is dapat nakapagitan siya dito. Yan. Kapagitan siya. So, tutumilo lang natin siya. Hindi yung nakikita. Kasama siya. Tools. Ayan. Screws. And ito. Sa mga sliding and sa door. So yan guys, binaliktad ko lang siya. And ito, i-screw natin yung mga may butas lang. Yan. So ang gagamitin natin dito ng screw ay ito. Yan. Ito yung D1. So ito yung gagamitin natin, D1. And yan. So yun guys, yung pangatlo natin is ito, ikakabit natin siya dito sa mga tabila. Number 5 and 6. So ito yung 5 and ito yung 6. Yan. So yun yung gamit. And ito yung pinakabutas niya. Yan, maliit lang siya. Ayan yung butas na yan. And ito yung ikakabit natin. Mismo dito. Yan. So, ito ang gagamitin natin for nilo, yung C1. So, ito guys, tatanggalin lang natin to. Yan. So, ito is
ipupush lang natin. Ayun, yan, paganyan. Push, and then, yan. May hulay na siya. And, ito yung ikakapit natin dito. Sa butas. So yun guys, nakabit na nga natin itong number 3. Itong pang sliding niya. And ngayon is magpuposit tayo sa number 4. Ang number 4 ay need itong i-attach sa kanya sa may kabilang side. So, babalik tayo natin ito. And ito. Yan. Itong side na to, dyan natin to ilalagay. Tutornilyo. So, dapat naka ganyan siya. So, ang gagamitin nating screw ay C1. So yun nga guys, tapos na tayo sa number 4 and proceed na tayo dito sa number 5. Ang kailangan lang natin ay itong mga screws na to. Yan. And itong ano na to, kahoy. Dito i-coconnect natin siya. So, ito. Ito yung number 7. Kailangan natin na wood is number 7 na magkukonnect sa number 5 and number 6. So, ito yung number 5 natin. Yan. So, ganyan siya dapat. Magiging ganyan siya. So, i-connect lang natin siya. So, ilalagay muna natin ito. So ayan, pasok na natin siya. Ayan. And ito, using this one, yun yung ipang iikot natin dito. Tapos, ito yung panglalak natin. Ayan. Same lang din dito. Then, ganun lang din yung gagawin natin sa kabilang side. So yun guys, tapos na tayo dito sa number 5. Nakabit na natin yung number 7. So, proceed tayo ngayon dito sa number 6. Yeah, ito, i-attach natin itong number 5 dito sa number 6. Ito, dyan. Same lang din ng procedure. Yung gaya kanina na ito yung ilalagay natin dito and ito dito and i-coconnect lang natin ito ulit dito using itong lock na to ang gagamitin natin. So guys,
din natin dito yung number 3 and number 4 dito sa side na to. Yan. So, same procedure din. Ilalagay natin yung mga tornillo dito. So, yun guys. Ito yung number 4 dito sa side na to. Ayan, tapos na lang natin yung number 6 ilagay and magpo-proceed tayo sa number 7. Make sure lang natin na lapat siya and nakakonect lahat. So, iniikot ko lang siya para masusunan mo. Boom! So, and ito naman is i-coconnect na natin dito yung panlock. So yun nga guys, nakabit na natin yung top ng ating fiber rock and nilagay na natin lahat ng screws, yan, lahat ng lock para matibay and makakabit na. So ngayon naman is magpo-proceed tayo sa number 8. Sa number 8 is ito. Kakabit natin yung pinaka-door, yung handle, yan. So, ang gagamitin nating screw is G. Ito, yung G. Ayan, so, kabit lang natin siya. Ayan nga guys ang ating
is kinabit na natin yung bisagra. At saka koconnect natin itong door dito. So, ulitin lang natin yung pagkabit dito. So yun guys, para naman makonnect natin ito sa door, ito, ang gagawin natin is tatanggalin natin ito. I-remove lang natin ito. Para mas easy. So yun, kakabit lang natin ito dyan. And kapit na natin ito yung sa may pinto and then ibabalik lang natin siya dito. Guys, i-assemble na natin yung drawer and ito yung likod, ito yung gilid, and ito ang gagamitin natin screw. And so, ganyan lang. Kukonnect lang natin. Yan. So, nakabit na nga natin itong drawer. And yung ito naman. Yung hanger. Yan. Nakabit na natin yung handle. And then, ito naman ang kakabit natin sa gilid. Ito. Yan. Yan.
na guys, pagod na yung ating drawer and ipapasok na natin siya. And yan nga guys, ito naman is yung K. Dito naman natin siya ilalagay sa likod. Ito yung parang magiging safety niya. Yan. So, gagamit lang tayo ng C2 na tornilyo. So, yan. Attach na natin siya dito. Ganito siya. Yan. Pasok natin siya dyan. Ayan na nga guys, nakabit na natin yung tornilyo sa likuran. And, ayan, din dito sa taas. So, ito na nga ang ating TV rack. Ayan, tapos na ang ating pag-assemble. Ito yung ating drawer. And yan. Sobrang ganda ng quality nito guys. Yan. Maganda yung quality and durability. Yan. So ayusin lang natin doon para mas makita nyo mas maayos. Thank you.